Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampink, no, may gusto lang ho ako na i-share about po sa latest update sa pahayag ni Vice President Sara Duterte regarding ho sa controversial na kanyang sinasangkutan na ito nga ho ang 125 million at ito po ang kanyang mensahe sa Supreme Court. Ito po para lubos-lubos ho natin maunawaan mga ka-action. Panoorin muna natin ang nasabing video bago ho tayo magtuloy-tuloy. Assalamualaikum. Madayaog, Mayo, adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Shukran. So yun na ho mga ka-action, no? Narinig na ho natin. Oh. Napakaganda ng mensahe ni Vice President, di ba? Malugod namin na tinatanggap ang paglilipat ng pundo o pag-aaral ng Korte Suprema. Paglilipat ng pundo? Bakit? Gusto mo po bang maibalik ang confidential fund at intel fund sa'yo? Sa bagay, 8 senador ang gusto na ibalik ang confidential fund at intel fund sa'yo. Pero naniniwala pa rin kami na mangingibabaw ho ang kongresista, ang kamara. Sana wag nyo na pong payagan na makabalik ang nasabing mga pondo na confidential fund at intel fund dahil hindi naman ho importante dyan sa OBP o sa Department of Education, di ba? Hindi naman po importante yan eh. Oo. Ang pinaka-importante ng mga nasabing pondo, yung mga securities, mga any Department of Security, sila ho ang may karapatan sa nasabing confidential fund at intel fund. Pero sa'yo, Vice, hindi mo po yun kailangan. Alam na alam ho namin yan. Oo. At yung nasabing 125 million, please lang ho, kung wala ka man ipakita na mga napagawa ng nasabing pera, ibalik mo naman po ang 125 million. Dahil kailangan po yan ng taong bayan. Diba? At napakasarap ho pakinggan, Vice, na sa Department of Education na sinasabi mo para protektahan ang mga mag-aaral. Napakasarap pakinggan sa tainga. Ngunit, nagagawa mo ba yan? Nagagawa nyo ba na protektahan o naipadama mo ba sa mga mag-aaral ang nasabing salitang protektahan sila? Laban sa mga masasamang elemento? Yan ho ang katanungan namin sa iyo, Vice President. Diba? At about naman sa sinabi mo, napakasarap pakinggan din sa tainga. Yung sa mga food security. Ang sarap, Vice. Ang tanong, nararamdaman ba ng maraming Pilipino na naghihirap ngayon na may pangalawang ina ng Pilipinas na tinatangkilik o pinupukusan ang nasabing problemang talamak na kahirapan na dinadanas ng mga kababayan mo? Mga kababayan ko, huwag puro salita, Vice. Gawin mo muna bago po kayo magsalita ng mga masasarap sa tainga ng mga salita. Dahil ang sarap-sarap pakinggan kung ginagawa mo muna bago ka magsalita. Diba mga ka-action, mga kakamping? Gawin muna bago ho kayo magsalita ng masasarap. Dahil ang salita na yan, baka hanggang salita na lang.
tao. Kailangan ho namin ang may pruweba na kayo po bilang isang pangalawa ng ina ng Pilipinas na tinuturing. Gawin nyo ang karapat-dapat at gawin mo ang tungkulin bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Iparamdam mo, Vice. Oo. May panahon ka pa. Ha? 1 year ka pa lang dyan. Pero ang dami mo ng kinasasangkutan na problema. Ang dami mo ng kinasasangkutan na issue. Di ba? Napakasarap na may isang Vice President Sara Duterte na bago magsalita ng mga matatamis na salita ay gumagawa muna ng hakbang. Pero kung wala pang ginagawang hakbang at puro na lang salita, napakahirap paniwalaan. Di ba? Ang hirap paniwalaan, Vice. At hindi mo na mauuto ang mga taong namulat na. Hinding-hindi mo na mababawi ang sakit na binitawan mo ng mga salita sa maraming Pilipino. Yung mga katagang hindi katanggap-tanggap. Kahit mismo supporters mo, umangal na rin. Diba? Kaya sana, Vice, ang hiling ho namin, ibalik mo ang 125 million kung wala kang maipakita ng mga resibo na napagawa mo. Dahil sa ikatatahimik mo at ikakasaya mo at ikatatahimik ng taong bayan. Dahil kapag wala pa rin yan, na wala ka pa rin sapat na mga resibo o pagpapaliwala kung nasaan ang 125 million, hinding-hindi matatahimik ang maraming Pilipino. Oo. Sisingilin at sisingilin ka pa rin. Tatanungin at tatanungin ka pa rin. Kaya, kung nandyan pa ang 125 million, ibalik mo. Kapag nawala na, wala na, abunuhan mo na. So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.